Matapos magbigay ng payag ang management ng 36ers kaugnay doon sa pagbabangko kay Kai, ilang minutong nakalipas, lumabas ang mga reports na may problema ngayon ang mga handlers ni Kai. Ayon sa isang spin writer ni Sir Homer Saison, nagre-reklamo ng buong kampo ni Kai dahil napansin nila na parang hindi na tamang madalas na pagbabangko. Kaya naman, naisip tuloy ng iba, nalipat na lang kaya ng liga si Kai. Pero bago tayo magpatuloy, kung nais susuportahan ng aking channel, just click subscribe and share. Mabuti na lang mga quiz at pre-season pa lang naman ang NBL ngayon, pero pansin ko lang na kahit pre-season lang sila, lahat ay nagpapakitang gilas. Yung pre-season, parang regular kung papanoorin mo. Every team, ginagawa nila ang lahat para manalo. Yung pisikalan nasa 90% na, habang si Kai ay nakaupo lang sa bench, nag-cheer sa mga kasama. Hindi naman talaga ganito ang gusto niyang mangyari. Ilang buwan lamang matapos iwan ni Kai ang Ignite, ito na naman ang nangyari. Mukhang mas ginagamit pa nga si Kai sa G League kesa sa ngayon. Ayon sa mga handlers ni Kai, dapat gamitin din ang 36ers si Kai para naman magkaroon ng development. Paano ang development kung walang games? May playing time nga pero less than 8 minutes naman. Yung challenges sa Ignite, dapat ganun din daw sa NBL. Pansin ng handlers na maayos naman ang pinapakita niya sa practice. Halos nakakasabay naman at gusto ni Kai ng tunay na laro with more minutes. Kaso, mas maraming big man ang Adelaide na di hamak mas magagamit kaysa kay Kai. Yung coach niya sa Ignite, hindi nga rin masyadong ginagamit si Kai. Ibig sabihin, mukhang may problema talaga tayo dito when it comes to skill-wise. Halatang halata naman na parang dito nagkatalo. Ang abilidad ni Kai kailangan palabasin sa loob ng mahabang panahon. Kailangan pa niya ng mahaba-habang oras. Unlike dun sa mga atleta na naturally skilled, o ibig sabihin, likas na sa kanilang katangian yan. Hindi ko naman sinasabi na si Kai ay mahina, pero para sa isang 19-year-old, it takes time. Kung hindi man ginagamit si Kai, hindi ibig sabihin na tinatamad siya sa practice. Gaya ng sabi ng 36ers coach, gawin mong isang physical study habang nasa bench ka at nang malaman niya kung anong kaibahan niya sa mga players doon. At some point, agree din ako sa mga nagsasabing dapat palaruin si Kai. Tingnan natin bilang isang halimbawa ang mga rookies ng Golden State Warriors. 85% na na-draft sa kanila ay hinasa nila ng ilang taon. Matyaga ang GSW sa kanilang development at tingnan mo naman kung gaano kalaki ang naitutulong. 55% ang scores ay mula sa mga rookies, lahat mataas ang kumpiyansa at lahat contributor dahil yan sa playing time. Kung si Kai ay mabibigyan ng playing time at least 15 minutes every game, ibang Kai Soto na sigurong makikita natin ngayon. Kaya nga may preseason para may deep preparation ng bawat players including rookies. Pero ano naman ang magagawa ng mga handlers ni Kai kung ayaw ng coach? Sa katunayan, marami ang nalulungkot kay Kai sa bench, especially mga Pinoy na sumusubaybay sa kanya. Naisip tuloy ng iba na baka ginagamit lang ng NBL si Kai para ma-endorso ang liga sa telebisyon sa atin at lumawak ang fanbase nila. Ano sa palagay nyo? Okay mga quiz, next update naman tayo. Eto, malaking offer to. Nako, Romeo, kailan kaya kakagat? Alam nyo ba na halos kalahati sa mga B1 B-League teams ay nakatutok ngayon kay Romeo? Hindi lang yan. Ayon kay Sir Snow, si Romeo ay may 2.7 million per month offer mula sa isang B-League team, plus dodoblehin pa yan next year. Sa susunod na taon, magiging 5.4 million na yan kada buwan. Grabing yemin-yemin naman ng B-League. At hindi lang yan, meron pang libreng pabahay, libreng pagkain, lahat na kailangan niya sagot ng bilig habang hindi siya gumagastos. Grabe, kulang nilang pati kidney ni Coach bibigay. Si Romeo ay meron pang existing contract until next year. Ang totoong desisyon o ang final decision ay sa susunod na taon pa kasi naging active naman ng PBA ngayon. Ang kumakapit din kay Romeo ay utang na loob kay RSA. Naturally, malaki rin naman ang under the table ni Romeo, 1 million kada buwan, grabe na yun. May ilang fans din nagsasabi na ipaira lang loyalty, pero hindi rin naman masama kung susubukan, di ba? Kaso si Romeo injury prone na, baka bumigay siya sa physicality doon. Pero yung playing style bagay rin naman. Ang bilig ay ginawa para i-showcase ang talent, hindi para i-endorse ang product. Yun ang malaking kaibahan nila. Kaya nila sinasabi na lipat na sa bilig, pero next year pa naman ang final decision. Pwede pa naman siyang mag-Ginebra. Ay, STSMB pala no. Ang offer na ito ay exclusive lang din para kay Romeo at handa silang maghintay para sa kanya. Mas marami ang tumutula kay Romeo, umakyat ng higher level na basketball. At marami din ang gustong makatapat ni keeper si Romeo. Anyway, magiging exciting palalo ang bilig nito.
Salamat po sa panonood. Stay tuned para sa inyong shoutout at meron din tayong highlight sa dulo. Ngayon po itatawagin ko ng manap po shoutout. Shoutout naman ako kay Grocax Channel, Eli Barrios, Esteban Lombos, Hindus Lucanias, Judy Villarosa, Efren Jokno, John David Gulapa, Freddy Alejo, Christian Ivan Roque, Noriel Nueva, John Ray Serrano, Jensen Ledres, Francis Junicio, Mark Hamon, Christopher Garcia, Andrew Corbera, Jason Mendoza, Aggie Pangilinan at Kai, Kuya Mike TV.